Ang pag-uusapan natin ay ang pangunahin nating sinasangguni pagdating sa ating mga paksa. Ito ay tungkol sa banal na kasulatan o Biblia. Napakahalagang malaman natin ang katotohanan tungkol dito dahil marami pong bumabangon ngayon na paniniwala na kesyo alien daw ang gumawa nito upang di umano'y kontrolin ang sangkatauhan. Sinasabi naman ng iba na mga tao lang daw ang sumulat ng mga salitang nakatala sa Biblia kaya hindi daw dapat paniwalaan. Kaya alamin natin sa video na ito, ano ba talaga ang Biblia? Paano napunta sa mundo ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng isang aklat? At kanino ba talaga nagmula ang banal na kasulatan? Tuklasin natin ang hiwaga ng kasaysayan. Isa po sa laganap na iniimbentong paniniwala ngayon pagdating sa pinagmulan ng mga banal na kasulatan o Biblia ay nagmula daw ito o gawa daw ng mga alien upang ang tao ay kontrolin at patuloy na mapasakapangyarihan nila ang mundong ito mula pa noon hanggang sa ating panahon ngayon. Pero hindi ba't mas mainam na sangguniin na natin mismo ang Biblia kung papaano nga ba siya nagawa? Kaya alamin muna natin sa bahaging ito, paano nga ba nagkaroon ng mga salita ng Diyos dito sa lupa na siyang nilalaman ng Biblia? Ang sagot ay nakatala sa Ebreo 1, mga talatang 1 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Malinaw sa ating binasang talata na ang Diyos anya ay nagsalita sa mga tao, partikular sa mga magulang at mga propeta maging sa mga huling araw na ito. Tanong, sino-sino ang ilang halimbawa na pinagsalitaan ng Diyos ng kanyang mga salita at ano ang pinakautos sa kanila ng Panginoon? Unang halimbawa ay ang nakatala sa Jeremias 30:1-2. Sinabi ng Panginoon kay Jeremias, "Ako, ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsasabing, isulat mo sa aklat ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Si Jeremias po, mga kaibigan, ay isang propeta ng Diyos na isa sa kanyang pinagsalitaan o pinagsabihan ng kanyang mga salita. Kalakip ng mga pahayag na ito ay ang utos ng Panginoon kay Jeremias na isulat sa aklat ang lahat ng sinabi niya sa propeta. Tanong, sino pa ang halimbawa na lingkod ng Diyos na pinag-utusan niya ng ganito ring bagay? Basahin naman natin ang Eksodo 17, talatang 14. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat at ipagbigay alam mo kay Josue na aking ipalilimot ang pag-alaala kay Amalek sa silong ng langit. Bukod kay Jeremias, si Moises na isa ring lingkod ay inatasan ng Panginoon na isulat sa isang aklat ang mga salita niya at ito ay magsisilbing pinakaalaala. E ano ba ang ipinasulat sa kanya ng Diyos? Kung itataas po natin ang pagbasa ng mga talata, do'y binabanggit ang mga karanasan ng bayang Israel mula sa paglaya sa pagkaalipin nila sa Ehipto. Kaya nga para sa kaalaman ninyo, ang aklat ng Eksodo sa Biblia ay si Moises mismo ang nagsulat bilang kanyang pagsunod sa iniutos ng Panginoon kaugnay sa mga sinalita sa kanya. E sa panahong Kristiyano naman, ganun pa rin ba ang tagubili ng Diyos sa kanyang mga lingkod kaugnay sa kanyang mga salita? Narito ang isang tagpo sa Apokalipsis 1, mga talatang 9 hanggang 11. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay nasa sapulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak na nagsasabi,
ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia. Sa panahong Kristiyano ay nanatili pa rin ang tagubilin ng Panginoong Diyos. Katunayan, nang si Apostol Juan ay nasa pulo ng Patmos, ay may narinig siyang dakilang tinig. Ang sabian niya ay isulat niya sa isang aklat ang mga nakikita niya sa mga pagkakataong iyon, na ang mga naisulat niya sa panahong iyon ay ating mababasa sa aklat ng Apokalipsis sa Biblia. Sumasampalataya din tayo na mula sa Diyos ang tagubiling iyon dahil si Juan na mismo ang nagpatotoo na siya'y nasa Espiritu ng Panginoon ng mga pagkakataong iyon. Ngayon, dito na po papasok yung mga kritiko ng Biblia na nagsasabi na hindi daw dapat paniwalaan ang mga nakasaad sa banal na kasulatan dahil sa sulat lang din naman daw ito ng mga tao. Oo, walang tutol, talagang mga tao ang sumulat ng mga nakatala sa Biblia. Pero hindi nangangahulugan na hindi na dapat ito paniwalaan dahil mismong ang Panginoong Diyos naman ang nag-utos sa kanila na gawin iyon. Bukod dyan, bagaman tao ang nagsulat ng mga salita ng Diyos sa Biblia, ay marapat nating panaligang lubos ang mga nakatala dito dahil ang Biblia para po sa inyong batid ay kinasihan o inspired by God. Tanong, paano ba kinasihan ng Diyos ang mga naisulat sa Biblia? Narito ang sagot sa Daniel 12:4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paro't parito at ang kaalaman ay lalago. Si Daniel ay isa ring propeta ng Diyos na inatasang isulat sa isang aklat ang sinalita sa kanya ng Panginoon. Mapapansin natin sa nakasaad sa talata na inutusan si Daniel na isara ang mga salita at pinatatakan ang aklat. Ano ang dapat nating maunawaan? Pinapatnubayan ng Diyos si Daniel nang siya'y nagsusulat na ng mga salita ng Diyos hanggang sa kanyang matatakan ang nasabing aklat. Pero ang tanong, eto bang pagpapatnubay na ito? Sa panahon lang ba ito ng propeta ginagawa ng Diyos? Paano naman sa panahong Kristiyano? Ito ba ay patuloy na ginagawa ng ating Panginoong Diyos na pinapatnubayan niya ang mga sumusulat ng kanyang mga salita gaya ng mga apostol? Ito ang pahayag sa Apokalipsis 10 talatang 4. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Narinig ninyo, maski ang mga apostol katulad ni Juan na sumulat ng aklat ng Apokalipsis ay nakatanggap din ng patnubay. Katunayan, gaya ni Propeta Daniel, si Apostol Juan ay inutusan din ng isang tinig upang tatakan ang mga salita, na ang mga salita namang iyon ay mga salita na hindi na dapat isulat pa. Patotoo lamang ito na talagang lahat ng isinulat ng mga lingkod ng Diyos ay tama dahil nga sa pinatnubayan sila ng Panginoon. Paano pa natin masasabi na talagang kinasihan o inspired by God ang mga salitang isinulat ng mga propeta at apostol? Narito ang sagot sa 2 Pedro 1, mga talatang 20 hanggang 21. Na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Napakahalagang matandaan natin ang nilalaman ng talatang ito dahil dito nalinaw na ang mga kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag ng mga taong sumulat noon. Hindi anya sa kalooban ng tao dumating ang mga hula o ang mga salita, bagkus ang mga taong ito ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo.
Ibig sabihin, kahit pa ipalagay na kapag lumilikha nga naman ng tao ng mga bagay-bagay, ay pwedeng-pwede iyong masira. Pero, etong mga kasulatan, bagaman mga tao din ang sumulat, ay natitiyak natin na ibang-iba sa ibang ginawa ng mga tao. Sapagkat ang mga kasulatan ay mismong kalooban ng Diyos at pinatnubayan niya ang mga lingkod niya habang isinusulat ang mga ito. Eh ngayon, baka nag-iisip na ang karamihan sa inyo, saan po ba isinulat ng mga lingkod ng Diyos ang kanyang mga salita? Ano po ba yung tinutukoy na mga aklat na pinagsulatan halimbawa ng mga propeta at ng mga apostol? Ang sagot ay nakatala sa 2 Timoteo 3:15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang mga salita po ng Diyos ay naisulat sa mga banal na kasulatan. Kaya nga kapag bubuklat kayo ng Biblia, ay sumasangguni na rin kayo sa mga aklat. Oo, bagaman kapag titignan ng Biblia, parang isang malaking aklat lang ito na naglalaman nga ng mga salita ng Diyos. Pero sa oras na ito ay buksan nyo, do'y sasaksi kayo sa 66 na mga aklat o kung tawagin nga ng Biblia ay mga banal na kasulatan. Para na rin sa kaalaman ng lahat, ang Biblia ay galing sa salitang Griego na Biblos na nangangahulugang mga aklat o maraming aklat. E bakit? Dahil ang Biblia ay binubuo nga ng 66 na mga aklat. Mula sa aklat ng Genesis na siyang unang aklat sa Biblia na nasa matandang tipan, hanggang sa aklat ng Apokalipsis na huling aklat ng Biblia na bahagi naman ng bagong tipan. At bilang panghuli, ang tanong, lahat ba ng 66 na mga aklat na ito ay kinasihan o inspired by God? At sa ano naman magagamit ang mga aklat na ito, yayamang ito ay mga salita ng Diyos. Kaninang binasa natin ay 2 Timoteo 3:15. Ngayon ay babasahin natin doon pa rin sa kaparehong bersikulo pero ibababa natin sa mga talatang 16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Napakalinaw po ang nakasaad sa talata. Ang sabi ay kinasihan ng Diyos ang lahat ng mga kasulatan. Kung babasahin pa nga sa saling ang salita ng Diyos, do'y sinabi na ang lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, gumamit lang talaga ng mga tao bilang kasangkapan ang Panginoong Diyos upang maisulat ang kanyang mga salita sa mga banal na kasulatan. Pero natitiyak natin na ang mga kasulatang iyon ay hindi sa ikasasama ng mga tao dahil nga sa ito'y pinatnubayan ng Panginoon. Katunayan, ang mga kasulatan pangaan niya ay mapapakinabangan o magagamit sa pagtuturo sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tauan niya ay maturo ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya malinaw na sa atin ngayon na hindi po alien ang gumawa ng Biblia at lalong hindi rin totoo na porke tao ang sumulat ng mga salita ng Diyos na nakatala dyan ay hindi na dapat paniwalaan. Bagkus, malinaw na Diyos pa rin ang nagkaloob ng mga salitang yan para ang tao'y maging mabuti.